Eh sir, naiwan ko naman po talaga yung wallet ko eh. Kahit tignan nyo sa bag ko. Alatang nambubudol, alatang modus yung ginagawa niya. Hindi nga po ako scammer. Okay lang yan. Hinga ako ng bahala sa kinain mo. Tulong ko na sa iyo yun. Alam ko naman yung pakiramdam kasi ng pinutulungan. Huwag mo tutulungan niya, nag-aantara lang. Hindi ba kayo nga? Inaatak siya talaga. Pero tikihin yan. Eh, ang laki-laki niyan. Masaya na akong natulungan namin kayo. Marami salamat naman. At ang mabahalaga, no? Okay po kayo, malusog po kayo. Waiter! Ay ma, magbabayad na po ba kayo? Ayaw po, pa-bill out na po ah. Eh, teka lang po. Ay! Ma'am, pasensya na po ah. Naiwan po yung wallet ko na isa eh. Yung may pera po talaga. Ano naiwan? Ko to, eh. Naiwan mo? Ano yan, scam? Eh hindi po, naiwan ko po talaga. Kung gusto nyo po, babalikan ko po dito mamaya. Ay hindi po pwedeng ganun. Ano yung babalik ka? Tapos sasabihin mo, babalik ka, pero hindi ka na babalik. Marami na nang ganyan dito sa amin. Yung alam mo yung sasabihin nakalimutan yung wallet, nakalimutan si ganito at walang pera. Budol yan yung ginagawa mo. Baka kala mo naniniwala ako sa sinasabi mo. Eh ma'am, kasi totoo naman po talaga eh. Kung gusto nyo, iiwan ko sa iyo yung ID ko. Hindi pwedeng ganyan ginagawa mo. Budol yan ha. Hindi pwedeng hindi ka magbabayad ngayon. Taka, ano ba nangyayari? Eh, sir, kasi ito po ng customer ko, kumain ng kumain, tapos hindi naman nagbabayad. Abe, sabi ba naman babalik daw siya? Dalawa iwan daw niya yung wallet niya. Eh, lata nang bubudol, sir eh. Totoo bang naiwan mo yung wallet mo? Eh, sir, naiwan ko naman po talaga yung wallet ko eh. Kahit tignan niyo sa bag ko, makeup kit lang po yung nadala ko. Eh, kawawa naman, naiwan daw yung wallet. Magkano yung bill niya? 600 lang naman, sir, kaya lang... Alatang nambubudol, alatang modus yung ginagawa niya. Hindi nga po ako scammer. Okay lang yan. Hinga ako ng bahala sa kinain mo. Nakakaya naman sir, siya ang kumain tapos kayo magbabayad. Eh, minsan lang naman tayo makatulong sa customer. Eh, mukha namang nagsasabi ng totoo yung tao. Eh, baka nagsisinungaling yan sir, huwag ka masyado nagpapaniwala dyan. Ano ka ba? Sige na, asikasuin mo yung ibang customer doon. Salamat po sir ha. Sige sir, kayong bahala. Pagpasensya mo na yung waitress ko ha. Ganun na talaga yun. Siyempre, gusto lang nun na kumita yung restaurant. Sorry din po ha. Hindi ko po talaga sinasadya na maiwan yung wallet ko eh. Ano ka ba? Walang problema. Hello. Ay, naku. Pasara na ako eh. Ako, sige. Yung supply bukas na lang. Okay? Sige. Salamat. Ay, sir. Ay. Pasara na po kayo? Ay, oo. Pasara na kami. Mabuti na lang na abutan ko kayo, sir. Oh. Umuwi pala ako para bayaran kayo sa utang ko sa inyo. Ano ba? Hindi mo na kailangan magbayad? Sir, i-libir ko na yun sa'yo eh. Nakakaya naman po talaga eh. Kaya nakukonsensya ako. Kaya eto po, sa inyo na po yung sukli. Hindi na. Itabi mo na yan. Tulong ko na sa'yo yun. Alam ko naman yung pakiramdam kasi ng tinutulungan. Eh, bakit po napakabait niyo po? Tsaka ang laki ng halaga na nilibre niyo sa akin kanina? Alam mo, kasi naalala ko nung dati, nung ako'y nangangailangan ng tulong. Hello? Saan ba nag-park dito? Ha? Traffic? Sa malayo ka pa? Teka. Teka, may naramdaman ako. Bilisan mo, dumakain nga. Bilisan mo dito. Uy, inaatake oh. Sir, boss, ikaw. Huwag mo tutulungan niya, nag-aantara lang. Hindi ba kayo nga? Inaatake siya talaga oh. Pero atakehin yan. Eh, ang laki-laki niyan. Sa tingin mo ba atakehin yan? Hindi talaga makain nga, please. Kailangan ko to. Kailangan ka sa tulungan oh. Kailangan mo ba ng pera? Ha? Bibigyan ka rin ng muloy. Kailangan ko pumunta sa hospital. Ikaw, kapatid nga kita, pero hindi kita ka... Nakainis ka, tulungan ang tulong sa mga tao. Hindi naman niya natulong. Hindi niya worth itulungan. Pabayaan mo yan, iskab niya. Bitawan mo. Hindi, may sakit yan, bahala ka. Tulungan mo. Sir, huwag ka naman. Kailangan ko sa hospital. Samahan natin, please. Pagkatapos sa kanan lang tayo dito sa bahay. Gusto mo tulungan, di ba? E di akayin mo mag-isa. Sir, may kamag-anak ba dito? Wala, parating na. Pero kailangan mo po sa... Tawagin mo lang. Pagpapayang kita, sir. Sige. Hoy, balik ka dito. Ikaw, Marky, ah. Yung kabaitan mo, hindi nauubra sa akin yan. Naku naman, ate. Ngayon mo pa ako papagalitan. Siyempre, papagalitan kita. Ang tanga-tanga mo. Sobrang bait mo. Sa tingin mo ba babalikan ka mo? Nangangailangan nga yung tao. Wala akong pakialam. Eh, paano kung mamatay? Eh, di saan mamatay? Bakit? Hindi kaya ng konsensya natin yun. Konsensya ka? Pamilya mo?
Hindi ka na konsensya. Ay, manahimik ka. Kanina pa ako dito nag-aantay. Pinagpapawisan na ako. Ang tagal-tagal mo. Hindi ka ba magiging masaya? Nakatulong tayo sa ibang tao? Hindi. Kasi bakit? Natulungan ba niya tayo? Nung tayo naghihirap, anong ginawa niya? Wala, di ba? Di naman. Nakita lang mo sa kalit. Bahala ka sa buhay mo, Marky. Mahalaga, nakatulong tayo. Ikaw, Marky, sa sobrang bait mo, hindi ka rin tutulungan ng mga taong yan. Bakit? Nung tayo tumulong, yumaman sila, tinulungan ba tayo? Di ba hindi? Iniwan tayo na parang bula, walang-wala, naisingkong duling wala tayo. Buti nga umangat tayo ngayon eh. Kaya ikaw mag-isip-isip ka kung tutulong ka ha. Hindi lahat ng tao kaibigan mo. Bahala ka sa buhay mo. Antayin mo yung pasyente mo. Akala ko noon, mamamatay na ako. Ano, okay ka na ba? Sabi ng doktor. Okay na. Eh, medyo hinay blood lang talaga ako kasi sobrang pagod eh. Oo nga, nag-alala kami kanina sa'yo eh. Naku, maraming salamat talaga at nilala mo ako dito. Pero okay na ba talaga, sabi ng doktor? Pwede okay ka na ba lumabas? Oo, okay na. Binigyan naman ako ng gamot. Oh, mabuti yun. Maraming at salamat talaga. At least naagahan talaga natin kanina. Naku, kundi dahil sa'yo, patay na ako. Naku, maraming salamat. Walang ano man yun. Alam mo, Mark, ang totoo niyan, ganito na lang. May negosyo ko. Malakas naman yung kumita. Offeran sana kita, bigay ko yung 20% na profit share. Huwag na yun. Ang pagtulong ko kasi, para lang sa nangangailangan. Hindi naman ako nangingi ng kapalit, sir. Sure ka, ano ka ba? 20% profit share. Malaking bagay na sa inyo. Ako po, hindi na. Salamat po. Pero masaya na akong natulungan namin kayo. Ako, maraming salamat naman. At ang mahalaga, no? Okay po kayo, malusog po kayo. Para dyan, alam mo yung masarap sa pakiramdam niyo natulungan eh. Siguro kung may nangangailangan, tutulong na rin ako. Mas mabuti po yung maibibigay niyo sa akin, ibigay niyo na lang sa mas nangangailangan. Ako, maraming salamat. O tara, saan ka ba na uwi? Atin na kita. Ito na pala yung sundo niyo eh. Oh, sige tara, sabay ka na sa akin. Sige po, salamat po. Kaya nung mga panahon na yon, sinabi ko sa sarili ko na ang sarap pala ng pakiramdam ng tinutulungan. At pinangako ko na rin sa sarili ko na simula ngayon, kung sino man yung nangangailangan ng tulong, tutulungan ko, mapamalit man yan o mapamalaki. Katulad mo, nung panahon na kailangan mo ng pambayad, wala kang pambayad. So, masarap sa pakiramdam na natulungan kita. Kaya, please, pangako ko sa'yo, kung sino man yung nakakita mong nangangailangan ng tulong at kaya mo naman tulungan, subukan mong tumulong. Masarap sa pakiramdam. Sige po. Tatandaan ko po yan. Tsaka talaga pong maraming salamat sa ginawa mo kanina. Kung di dahil sa inyo, sigurado baka napagalitan talaga ako nung babae. Naku, ano ka ba? Malita bagay. Welcome ka anytime sa restaurant ko. Thank you po ah. May libre kang dessert. Ay? Pag dumalaw ka. Sige po. Oh, sige na, magsasara na ako. Sige po. Sige. Bye po. Bye. Ay, ano ba yan? Naiiwan kayong wallet ko. Diyos ko. Paano ba ito? Paano ako makakauyan? Layo-layo pa naman ang bahay ko. Diyos ko, tawagan ko nga ito sa kaibigan ko. Hello? Eh kasi naiwan ko yung wallet ko. Wala akong kapera-pera kahit 5. Pati yung card ko nandoon. Hala, sige, napuntahan mo ako dito. Ano ba yan? Hindi mo ako mapupunta. Nasaan ka pa kasi? Ano ba yan? Sige, bahala na. Paano ako makakauwi? Ba yan? Paano ako uwi? Kilala kita. Ikaw yung sa restaurant ah. Ako nga po yun. Uwi ka ba? Nag-aabang ka ba ng sasakyan? Opo, kaso naiwan ko yung wallet ko. Hindi ako makaka-uwi. Paano kaya to? Kasi yung kaibigan ko nagpapasundo ako, hindi rin niya masusundo kasi may meeting sila. Ah, ganun ba? Sige, ganito na lang. Bigyan kita ng cash. Ito, pamasahin mo po. Ay, nakakaya naman ho. Pasensya na kayo. Tanggapin mo na. Pasensya na po kayo kanina ha. Sa nagawa ko. Mainit na kasi ulo ko kasi daming trabaho at may problema pa ako. Ano ka ba? Okay lang po yun. Tsaka naiintindihan kita. Lalo na sa restaurant ka nagtatrabaho. Maraming gagawin talaga dun. Bakit mo ko tinutulungan, ma'am? Eh, taray-taray sa'yo kanina. Sinungitan pa po kita. Ano ka ba? Okay lang yun. Tsaka binabalik ko lang din yung anong... Alam mo na, ano yung blessing na natanggap ko nung nangyari sa akin nung ganitong sitwasyon. Tsaka pinangako ko din dun sa amo mo na tutuparin ko na makatulong sa ibang tao na nangangailangan. O di ba ikaw pa yung natulungan ko? Maraming salamat po ma'am. Hindi ko po akalain na kayo po pula yung makakatulong sa akin. Pasensya na kayo ha. Napakabuti niyo po. At least nagkaroon ako ng aral sa ginawa ko.
Ngayon, hindi na po ako magsusungit. Pasensya na po. Okay lang yun. Basta pangako mo, hindi mo na yun gagawin, ha? Promise po, hindi na. Tsaka kung meron nangangailangan, dapat intindihin mo din. Opo. Pangako po yun. Sige. Thank you po. Magabang na tayo, baka hindi na tayo makauwi.